ating pag-aaralan ay hahanguin natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Ang timpa rin natin is Christ's glory. So ang sabi dito sa 2 Thessalonians 2:14, pero kasi may kadikit yung verse na 13. So we have to consider that on our reading para mas makita natin, mga kapatid, yung immediate context nito. But as for you, brethren, do not grow weary in doing good. O, teka. Chapter 3 itong binabasa ko. Yan. Sabi dito, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord. Because God from the beginning, verse 13 to, choose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. 14, to which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So, ayan po ang ating pag-uusapan. Ang particular po na verse ay verse 14. Dito, after description po ng Antichrist na tinalakay doon sa mga previous verses na kung ano po ang mangyayari just before the Lord Jesus Christ came, dito natin makikita, meron talagang mauuna na paparating. Mauuna ang Antichrist. So, ang Panginoon ay hindi babalik anytime kasi meron pong mauuna. So, yun yung pinaka-isa sa major sign ng kanyang pagbabalik. Mauuna ang Antichrist. Sabi doon sa verse 2. At syempre, aabot sa sukdulan yung kasamaan, ano pat ang marami ay malalamig. Ano po? At aabot yung matinding pandaraya, yung pinaka peak ng deception ng enemy na ipapahintulot ng Panginoon upang masala ang mga tao kung kanino talaga sila bago dumating si Hesukristo. Kaya yung ating mga ginagawang pag-aaral ngayon ay napakalaking bahagi nito sa ating buhay Kristiyano, sapagkat ito ay magpapatibay sa atin bilang mga mananampalataya. Yun po ang isa sa malaking contribution sa ating buhay. So, walang masasayang doon. So, pagdating dito, makikita natin, we are bound to give thanks. Po, ayun po yung magandang sinasabi dito, yung pagpapasalamat nila sa Diyos sa verse 13. Dahil sila ay naligtas sa pamamagitan po ng pagtawag sa kanila ng Panginoon. Na po, na sila po ay pinili ng Panginoon. Bahagi ng pagpipili ng Panginoon, sila po ay tawagin tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sila po ay makahati sa kaluwalhatian na paparating. Ang sabi dito, verse 14, dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang maggamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Very obvious. Diyan po sa ating pag-uusapan, very obvious po ang dalawang bagay na makikita natin. Pero ang ating pag-uusapan dito, mga kapatid, is the glorious aim of salvation. Alam niyo po, ang pinaka-aim ng Panginoon para sa ating kaligtasan ay makahati sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. That's the glorious aim of salvation for all the saints. So, ang kaligtasan na galing po ito sa banal na kilos ng Diyos ay meron pong layunin ito na tayo ay mapanatili patungo po sa eternal o walang hanggang kaluwalhatian na yung blessedness. Ang kaligtasan ng mga banal ay mula sa banal na pagkilos at layunin upang mapanatili ang mga kaluluwa ng mga tinawag patungo sa walang hanggang kaluwalhatian. Eternal blessedness, and po yung glory. Dalawang bagay na makikita natin paano naisagawa ang kaligtasan na ito ayon po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos na tumawag sa atin. First is yung tinatawag na
the gospel call. O yung gospel calling, to which He called you by our gospel. Bahagi ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo ay mahayag ito sa mga makasalanan at ang mga makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng preaching ng gospel. And secondly, na makikita natin dito is the glorious purpose of this calling. Yung glorious purpose nito, nasabi noon that you may partake of the same glory as our Savior Jesus Christ in heaven. So, yung partakers, ano po, ito po yung ating kakabahagi tayo doon. So, dalawang bagay ang makikita natin sa Bible study natin sa gabing ito. First, makikita natin dito yung glorious aim ng salvation. Kung paano po ito naisagawa, meron pong tinatawag na gospel call. Apo, yung gospel calling. Very clear, doon po sa pinag-aaralan natin, magkadikit yung 13-14, pero we have no time to study and i-detail natin yung verse 13, kaya dito tayo sa verse 14. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Yung pagtawag na ito, mga kapatid, ay kahawig ito doon sa pagpipili ng Diyos, hinirang ng Diyos mula doon sa verse 13. At yung pagtawag ng Diyos na yon ay napangyari. Tapo, yung gospel call. Kasi yung salvation of all of sinners, the salvation of sinners is po, by calling, divine calling. So, it's not by chance, no, or human will, o hindi rin ito by human choice, no. Well, impossible na magkaroon tayo ng even desire to be saved. Dahil yung desire natin is laging opposite dun sa kalooban ng Diyos. Kasi our desire is earthly and fleshy na po. While ang Panginoon is holy, so it's impossible for a sinner just like you and me to have the desire to be saved. No, that's impossible. So, unless na yung Diyos mismo ang siyang tumawag sa atin, tsaka pa lamang ang isang tao ay magkakaroon ng pagresponde doon sa tawag ng Diyos na yon. Kaya yung tinatawag na divine calling. So that's calling, mga kapatid, in the phraseology of Paul is not a mere invitation or hindi po ito isang sinasabi lang na parang tinawag na wala pong power o wala pong nakapaloob na mercy. No, hindi po yun ganon. Yung pagkatawag po dito ay meron po itong kapangyarihan na nung tinawag ng Diyos ang isang taong makasalanan, patungo po ito sa pagsampalataya kay Hesukristo. Kaya sino ang mga maliligtas? Hindi yung mga nagdesisyon na lumapit sa Panginoon, sila yung mga tinawag ng Panginoon. Kaya sila nagdesisyon. O, maliwanag po yun, ha? So, kaya may nagdesisyon, kaya may tumanggap kay Kristo kasi tinawag sila ng Panginoon. So, very clear yan. Kahit saan passage kayo pumunta, makikita niyan. So, yung calling dito in Paul's sense, no po, cannot fail or barren. No? Hindi po ito isang parang baog. No, hindi rin ito isang nabibigo. But in truth, calling and election are one and the same thing. So yun po yung magkapareho. Yung calling at saka yung election, almost the same po yun. Ito po, sa tinawag, sila din yung mga pinili. So, with one exception of the different epochs to which men always obliged to apply the measure of time to the operations of God. Na po, at ito po ay napakahalaga na napapangyari sa panahon na itinakda ng Diyos. Kasi ganito, halimbawa, 10 katao na magkakasabay silang umaattend sa church. Yung iba doon,
may panahon na talagang sila'y nakakilala na sa Panginoon. While yung iba, lumipas pa ang maraming taon bago sila nakakilala sa Panginoon. So, nandun po yung timing at yung appointment ng Panginoon sa kanila kung kailan sila tatawagin. Migaton. Pero ang maganda doon, hindi pa man sila tinatawag, nakikinig na sila ng salita ng Diyos. Kasi nangyayari po yung pagtawag na iyon ng Panginoon sa pamamagitan po ng ikalawa, makikita natin, gospel. So, na-explain natin the word calling and then the word gospel. So, the gospel here, mga kapatid, is pertaining to the person and work of Christ. Pag sinabing gospel, specifically, although yung gospel, laging part po niyan, yung God, the Trinity, ito po, and yung judgment, kasi po yung cross, di ba? So, malawak yung gospel, yung sakop nito, but in particular, ito po is referring to the person and the work of the Lord Jesus Christ. So, yan yung gospel, yung siya ay ipinako sa krus, namatay, muling nabuhay, no po? Yun po ay gospel para sa katubusan ng ating kasalanan. Pero huwag niyong kakalimutan yung siya, person yun. No po? So, minsan nakakalimutan natin. Yung event lang ang naaalala na siya ay namatay at muling nabuhay. Nakakalimutan natin, in the first place, ay si Christ, the person. So, He made the gospel as preached to them and even now to us by means of the written word. Yun yung gospel. And this referring to the salvation, no po? Of course, by grace. No po? Yung gospel ni Christ ang siyang naghahatid sa atin ng biyaya. Biyaya ng kaligtasan. This gospel, mga kapatid, is an outward means for invitation of sinners to call sinners to repent and believe in the Lord Jesus Christ. So, yan po yung outward means. Yan yung gospel na yan. So, hindi po ito yung huwag kayong maniniwala sa mga nangangaral na ang pagtawag ng Diyos ay may maliit na boses. Eh, delikado po yun. Baka duwende po yun eh. Pero wala, hindi naman tayo naniniwala sa duwende. So, baka engkanto. Diba? Ano ba? Tinatawag yung pangalan nyo sa panaginip. Eh, huwag po yun. Ang pagtawag ng Diyos nangyayari po through outward means, yun po ay yung gospel ni Christ. Through preaching, or even sometimes reading, pero karaniwan po talaga ay sa preaching ng gospel. Kasi listening, for by hearing and hearing. Okay, so which the apostles calls our gospel, sinabi niyang our gospel dito, not because they were the authors of this gospel, pero sila po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan po nila ng kanilang mga buhay, kanilang nasaksihan yung gospel na ipinangako sa lumang tipan at sa kanila mismo, sa kanilang kapanaunan, sa kanilang era nangyari. So, our gospel, kaya yung gospel na yun, kasi sila po ay mga pinagkatiwalaan ng mensahe ng gospel na ito. Nakita nila mismo. Kaya yung apostleship, isa sa qualification nun is nakita, nakasama si Christ. Kaya sabi nila rito, our gospel. So, it's very clear na yung salvation natin, mga kapatid, is in one sense, ito po ay decreed of election. Ito itinakda ng Diyos ng pagpipili. At ito ay napangyari at nagkaroon ng fulfillment sa pamamagitan po ng gospel calling. So, dito po nahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo sa pagliligtas sa mga makasalanang gaya natin. Kasi, nung tayo po, mga kapatid, ay hiwalay pa kay Kristo, ang nabubuhay tayo, nasusunod natin yung gusto natin, ang isip natin, ang desire natin, tayo ang master, tayo ang Panginoon, tayo ang driver, tayo ang chuper ng buhay natin. Tayo ang laging sentro, yung gusto natin mapiplease tayo, yung gusto natin tayo ay huwag masasaling. Ayaw natin natatamaan tayo ng salita ng Diyos, ayaw natin na may magkokorek sa atin. Ayaw natin yon.
ayaw natin na parang tayo ay inaargabyado. No? Nagagalit tayo. Pero nung tayo ay binasag ng salita ng Diyos at nakita natin na ang Panginoon ay ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ang sarili natin. Pag tayo tinatamaan ng salita ng Diyos, mas nakikita natin, Lord, wala akong kwenta. Kailangan kong patuloy na matuto sapagkat makasalanan ako. Nakita natin, winasak yung puso nating bato. Na po, at ito'y pinalitan ng malambot na puso, willing to be corrected, na po, willing to be tracted by the Word of God, na po, at nandun po yung kanyang review, teaching, admonition, guide ng salita ng Diyos. Kasi napakahalaga ng instruction. Buhay natin actually ang instruction from the Word of God. So, dito makikita natin kung sino man ang merong ganong klaseng kaligtasan based on the gospel of the Lord Jesus Christ, nahahayag sa Kanya ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. No, nahahayag sa Kanya. Kaya yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo ay napapangyari lalo sa o nahayag lalo sa ating buhay sa pamamagitan ng kaligtasan. No po, through the gospel. So, nakikinig tayo sa Kanya mga salita. No po, specifically yung gospel. Napakahalaga nun. Dumarating yung pananampalataya, hindi lang once, twice, thrice, but as often as we listen to the Word of God, faith comes. Ibig sabihin, increasing yung faith natin. Na ganun kahalaga. Mas nakikilala natin ang Panginoon, mas nare-realize natin yung status natin sa harapan ng Diyos. So, the more we listen, the more we learn by the mercy of God and work of the Holy Spirit. Yun po, ganun ka, mystery yun. Na po, mystery dahil bagay na hindi po natin control at batid, but it happens because that is truth. Yun po yung katotohanan nun. Also, this gospel, mga kapatid, is sanctifying to our soul. It produces holiness, inward and outward holiness. Inward, mga kapatid, repentance, humility, submission to God. And outward, mga kapatid, obedience. Nandun po yon. Kaya kung ikaw ay nakikinig ng gospel, instead na ikaw ay mag-repent, ikaw ay nagre-resist, walang holiness doon. No? Wala pong pakikipag-deal sa atin ang Holy Spirit. So, dapat meron pong repentance. Meron po dapat humility. Meron po dapat submission. Meron po dapat realization. That's inward holiness. At yung outward holiness is, Lord, I don't want to commit any sin. No po? Yun po yung dapat na meron sa atin bilang mga tunay na mananampalataya. So, we don't want to dwell any sin. No po? So, all this constituted our salvation because it is the glory of the Lord Jesus Christ being manifest. Ganon kahalaga yung gospel. And then, so sa buhay Kristiyano, kailangan po tayo na naroon po yung outward manifestation ng glory ng Panginoon sa ating buhay. Na yung complete reliance natin ay hindi na sa ating sarili, desire, plans, and goals, and aims. Kung hindi kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Part yan ng glory ng Panginoon na nahahayag sa ating buhay. Secondly, na makikita natin dito is yung eternal purpose ng salvation natin, yung gospel call sa ating buhay. The eternal purpose of this calling is glorious, no po, to become partakers of the glory of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, that you may partake in the same glory of the Savior of Jesus Christ in heaven. No po, maliwanag po doon ang sabi doon sa verse 14
na sinasabi po dyan, po, obtaining the glory of the Lord Jesus Christ, obtaining the glory. So here, mga kapatid, very clear, ito po ay yung ating conscious and personal possession ng glory ni Christ. Obtaining the glory, meaning sharing the glory of the Lord Jesus Christ. So, kung kailan po nag-start yung sharing ng glory natin, ng glory ni Christ towards us, is from the very beginning nung tayo po ay nanalig dun sa Ebanghelyo. Ayun po yung kagandahan nun. So once nung tayo ay nakarinig ng gospel, and then up to dun sa point na tayo ay sumampalataya, nagsisi sa ating kasalanan, and that's the very point na tayo po ay nagsimula ng makihati dun sa glory ng Panginoon. Bakit? Kasi po nandun na yung eternal life, nandun na po yung holiness, nandun na po yung joy, nandun na po yung perfection, nandun na po yung forgiveness. So halos lahat naroon na. No po, yan yung makikita natin. No po, halos lahat. Although ito, mga kapatid, ay mga foretaste of heaven pa lamang. Hindi pa ito yung complete. At hindi pa ta, wala pa tayo sa state of perfection. Pero nandoon na tayo sa daan ng glory through the Lord Jesus Christ. So this is the same glory na sinabi po ni John doon sa kanyang sulat sa 1 John 3:2. We know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ibig sabihin, mga kapatid, na yung ating journey sa buhay na ito ay very clear. Tayo ay minomold, sineshape into an image of the Lord Jesus Christ. And then, until such time na makita natin siya, for we shall see Him as He is, and we shall become like Him. So talagang inire-ready niya tayo. Yan po yung maganda doon, ano? Sineshape at minomold tayo ng Panginoon into the image of His Son, Jesus Christ, to become partakers of His glorious, no, glorious, sabihin natin, condition. So we know that when He is, sabi doon sa 1 John 3:2. So the glory of the Lord Jesus Christ, that is the glory which our Lord now enjoys with all the saints, no po, and of which all people are to become partakers, no po, someday, kapag tayo ay nagtungo na doon sa presensya ng Panginoon. It is the glory of Christ, and no more can words describe the Savior's glory. Wala. Wala pong sapat na salita na po pwede pong maglalarawan sa kaluwalhatian ng Panginoon na tayo mismo ay makakabahagi. Walang sapat na salita doon. Pag sinabi natin perfection, yun kapo sa isip natin. Kasi limited ang ating kaisipan. Kapo, so, as it is Christ's glory that we seek, so it is Christ's glory we shall share someday when the Lord return. So, yung glory, mga kapatid, hindi pa ito yung pagtayin na matay. Wala pang glory doon. Lagi ko sinasabi sa inyo at sa aral ng scripture, pag namatay ang tao sa ngayon, pupunta pa lamang siya sa intermediate state. No po, ay naaralan natin 'yan. Pero para sa mga tagapakinig natin, hindi pa 'yon yung consummation ng ating salvation, o hindi consummation. No po, yung consummation, mga kapatid, yung kalubusan, yung katap, yung kayong ito po ay kung saan kaganapan, o hindi pa 'yon. Kasi po ang glory when the Lord return. So, kaya yung glory, mahahayag yon pag si Christ ay bumalik na. Kaya yan ang inihintay ng maraming mga namatay na saints. Okay, so it is the glory that we seek. So it is Christ's glory we shall share. So they were to obtain the glory, or we are to obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Yung state po ng felicity for which we are now, no po, under construction to be fitted
by being saved from all kinds of sins and even pollutions of sins, to be sanctified by His truth through the work of the Holy Spirit. You see, yung long process dito ng Panginoon is ongoing patungo doon sa glorious state na ito. So, dapat nating makita ito na yung mga iniligtas na kaluluwa, paano mo malalaman yon kung kabilang ka doon? Nandun po yung kanilang aspiring to share after the glory of the Lord Jesus Christ. Kung anong ina-aspire natin sa buhay ngayon, ay hindi yung mga bagay na panlupa. Sana ito tumanim sa puso nating lahat. Ang primary and ultimate aspiration ng ating buhay is after the glory of the Lord Jesus Christ. So, thus we pray, we study His Word, we have fellowship, we worship the Lord together, because for what we are after now is for the glory of the Lord Jesus Christ. Doon tayo talaga nais. Yung burning passion natin and desire is to be with the Lord, to share with Him in glory. So, kay Christ mismo, hindi lang doon sa lugar ng heaven. Ano po, anong enjoyment doon sa heaven kung hindi naman si Christ yung gusto mo? So, ibig sabihin mga kapatid, yung tunay na mananampalataya, ang nais niya, si Christ. Makilala niya si Christ. Yung pinaka malalim na longing ng kanyang heart and mind ay si Christ. Ito po, ito po yung dapat na meron tayo. It is Christ Himself. Ito po, hindi po yung kung anuman ang mga bagay na makakamit natin, kundi si Christ mismo. So, the effect in the elect in the effectual calling are called to the participation of what? Christ in His person. No po, sa kanyang pagiging Kristo at Panginoon, yung ating close communion with Him, na kung saan ito mga kapatid, yung ating ninanais ng ating puso, ng ating kaluluwa, yung ating soul, ang nais ay masilayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa divine and eternal blessedness na yon, to be with Him, because Him alone is the full and complete perfect satisfaction of our soul. Yan po yung makikita natin. Kaya, to be with Him in glory. So, again, the lesson here is, dito natin makikita, when the Lord calls a sinners to be saved, ang kanyang eternal plan and goal is for to share, no? To share the glory of the Lord Jesus Christ. I meaning, nandoon po yung preservation ng saints. Dahil ang Diyos, mga kapatid, na umibig sa atin is from everlasting to everlasting. Ang pagkatawag niya sa atin ay naroon yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. So from the beginning of time, na naroon na po yung plano ng Diyos na nangyayari. Until the end, mga kapatid, ay wala makapaghihiwalay sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So the true believers is undoubtedly will finish the course of His entire race in this troubled world. Wala ho tayong pagdududa para sa tunay na mananampalataya because of Him who works in us, both in will and desire, even mga kapatid sa ating buong pagkatao, ang Diyos ang siyang gumagawa noon. Yun yung kagandahan noon. Kasi tinawag tayo ng Diyos at tayo ay nakadesign para maging partakers ng kanyang glory. Ang tindi ng plano ng Panginoon. Nandiyan yung preserving power ng gospel ng Panginoon towards eternal glory. Diba? Kahanga-hanga. Eh, ito po what a comfort, mga kapatid, again, na makita natin dito. Opo, nagdeteriorate ang ating mga kalusugan. Madali tayong naapektuhan ng mga viruses na hindi natin nakikita. Madali tayo, mga kapatid, matakot. Madali tayo mag-worry.
madali tayo, mga kapatid, magkasakit. Lagi naroon yun. Pero thanks be to God dahil meron tayong matibay na pag-asa pagdating sa ating buhay na walang hanggan dahil kay Hesukristo na maluwalhating tagapagligtas natin ang siyang tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo. Ang ating challenge dito, yung pananampalataya na binigay sa atin ngayon na nanggagaling sa maluwalhating Ebanghelyo, ito po ay nagbibigay sa atin ng patuloy na paglago sa antas ng kabanalan. Yes, level of holiness. Patuloy tayong naglumalago doon. Nandoon po ang pagtawag sa atin sa sanctification. Without holiness, mga kapatid, there is no happiness. Sometimes we look for happiness. The problem is, iniiwan natin yung holiness. Mga kapatid, if we really want happiness, seek first holiness. Nandun po yung happiness noon, to be holy. No po, yan po yung dapat na meron tayo. The outward goal of God is by the gospel, and this is rendered effectual by the inward working of the Holy Spirit. Of course, when the Holy Spirit dwelling in us, ano yung makikita sa atin? Growing in sanctification, growing in holiness, growing in obedience, growing in submission, growing, mga kapatid, in our righteousness. Laging growing kasi patungo tayo sa walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay Kristiyano, talagang patungo doon sa glory kung saan yun po ay mula kay Christ dahil po yun sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. But beware, wala pong glorious destination apart from the faith of the gospel of Christ. Kung wala po yung gospel ni Christ, kung hindi ito may pangaral, kung hindi ito may turo sa iyo, kung hindi mo siya makilala through the gospel of Christ, hindi mo makilala ang Panginoon, walang glory na naghihintay sa iyo, kundi eternal doom. Matinding kapahamakan at yun ay walang hanggan. Pag nakakarinig tayo ng mga taong tumatalikod, umaayaw, tapos sisisihin yung sitwasyon, kung hindi sana ganun, nagpapatuloy sana ako. Sisisihin nila yung tao. Alam niyo, minsan dahilan lang yun ng mga pagkakataon. Kung nakilala nila ang Panginoon, ang focus ng kanilang buhay ay ang Panginoon. Kung nakilala nila ang Ebanghelyo ni Kristo, no matter what, na po, ang focus dapat nila ay yung gospel lang ni Christ. Kasi ang tao, punong-puno na kapintasan ng tao. Ano po, walang perfect na iglesia, walang perfect na tao, walang perfect na leader, walang perfect po na tagapagturo, walang kapatid na perfect. Lagi nating, tayo may mapupuna. Pero kung lumalago ang pagkakilala natin kay Kristo at sa kanyang Ebanghelyo, wala pong lugar ang apostasy kahit po yung backsliding sa puso natin. Kasi nakita natin that the only object of our faith should be focused on the Lord Jesus Christ and His person and work. Dapat nandoon yun. Yun po yung mga taong patungo sa walang hanggan. Kasi po, patuloy silang babaguhin ng Panginoon, increasing in their knowledge, growing in holiness, and of course, yung kanilang obedience and submission, mananatili yan. Remember Christ's prayer. Remember the Christ prayer, John 17:24, sa ating minsan ay preaching. Ang sabi ni Christ ganito, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Eh, di ba napakatindi nun? This is the ultimate desire of our Lord Jesus Christ, to be with Him, to share with Him in His eternal glory. At yun po ay kapanapanabik sa buhay natin mula sa mundong ito. Nung kami mga bata pa, bagamat di pa naman ngayon katandaan, ang aming laging iniisip noon ay yung magiging mga masasayang panahon na kami ay magkakasama. At hindi kabilang dyan sa panahon na yan ay yung mga holiday gaya ng Pasko. Pero ngayon, nakita natin,
walang saysay ang mga bagay na yon. Dahil paglipas ng mga holidays na yon, wala naman din pala. Meron palang mas malalim, mas pang walang hanggan na dapat tayong pagtuunan ng ating pag-asa. Yun ay yung glorious day kung kailan si Jesus ay muling babalik upang mahayag ang kanyang maluwalhating kadakilaan at ipagsama niya ang buong kanyang tinawag ng mga iniligtas. Yun po yung glorious hope natin. Sana yung ating pinaka-focus sa mundong ito ay hindi yung mga panlupa at mga pansamantalang okasyon, kundi si Christ mismo. Nang sa gayon, mga kapatid, anumang mangyari, hindi tayo madi-discourage. Magpapatuloy tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Aming Ama, maraming salamat muli. Nagpupuri kami at nagluluwalhati sa inyong kadakilaan. Hayaan niyo, Ama, na habang kami ay nakikinig na iyong mga salita, lalong tumanim sa aming puso ang glorious hope na ito sa pamamagitan po ng Ebanghelyo na sinampalatayanan ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kilos ninyo sa amin. Salamat sa mabiyayang pagtawag niyo sa amin, kilos ng Banal na Espiritu at kapangyarihan ng Ebanghelyo upang kami ay magsipagtalikod mula sa aming pagkamakasalanan, yakapin namin at pakamahalin ang iyong mga banal na salita. Tulungan niyo kami, Ama, mabuhay sa pananampalataya, bunga lamang ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Nagpupuri at nagluluwalhati kami sa inyo, Ama. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, ito'y aming panalangin. Amen.